Malapit lang sa abalang lansangan ng malawak na lungsod ng Davao, may maiwaga at madilim na sulok. Ang nagdala sa amin dito ay isang di karaniwang dayuhan. Sa National Museum of Natural History sa Maynila, maaari mong makita mga labi ng pinakamalaking buhayang nahuli sa mundo, si Lolo, na galing Mindanao. Ang mga museo gaya nito ang kadalasan nagiging hantungan ng labi ng mga kakaiba at kilalang hayop. Isa pang kilalang hayop ang kamamatay lang na star attraction ng Manila Zoo. Ang mga labi ng elepanteng minahal ng marami ay nasa Mindanao na raw. Nagtungo kami roon. Daryl! Hey, Howie. You ready for a cave adventure? I'm very ready. Let's go. Ang gabay namin dito ay si Daryl Blatchley. And so we went up there to take a look at it, and then we bought it, and then we... Patungo kami sa isa sa mga paborito niyang lugar sa Davao. Go. Yung pantalon daw niya ay Kevlar pants. Pants. Parang hindi na issue talaga yung ahas. Prayer before we go down, parang safety sa lahat ng team. Lord, salamat sa kung hatag nimo ito yung lango, parang pwede pag-explore. Hope the... Misyonaryong Amerikano ang mga magulong ni Daryl. 30 taon na sila ang naninirahan dito sa Davao. And again, Lord, thank you so much for your wonderful creation. Na ipangalan Jesus. Amen. So this area here, I've known about this cave since I was 18 or 19 years old. And before, wala pa mga bahay, wala pa na mga development here. So we've seen it change more and more over the years. Do you guys hear the bats? Yes. And you can smell them too. Mmm. Ito yung baho is guano. Wow. Lalim din, ah. Opo. Tsaka mukhang malawak sa loob. So, nasa loob na tayo ng kuweba. Kung wala kami mga flashlight, talagang total darkness dito. Halos, no? Kasi, sabi ko halos dahil may pumapasok pa rin na kahit konting aninag ng araw. Dahil may puno eh. Tignan mo, bukod sa sangkatutak na paniki, sari-saring hayop ang matatagpuan dito. This is called a whiptail scorpion. It's a scorpion. Actually, it's a spider species, pero merong sila pinchers how a scorpion would have. Do you see this part right here? I'll do it without hurting him. He has the front feeler ones, and then this right here, these extend out a long ways, and merong sila pinchers ito. Mabuti na lang at wala itong kamandag. Ito ba'y inaral na ba to? Is it native to the Philippines? I mean, they're found throughout, as far as I know, throughout Southeast Asia. Okay. But they're considered rare. At least that's what the National Geographic, scientists from National Geographic. And so we brought him here and he had seen more in this cave than he had seen anywhere else. Medyo tago yung bunganga ng
kuweba na to at saka nasa loob pa ng gubat. Pero may ebidensya na matagal nang pumapasok dito yung mga tao. May kasabihan na take nothing but pictures, leave nothing but footprints. Pero yun nga, meron pa rin kaugalian na ganito at sana magbago na yun. So wala kaming kinalaman sa kamatayan niya. This one's been here for weeks or more. Ilang linggo na raw siyang patay at unti-unti siyang kinakain ng mga ibang iba't ibang insekto, hayop. Kasabay ng paglabas namin ng kuweba, ang paglipat ng mga paniki patungong gubat, at meron ang mga nakaabang. Palabas na kami ng kuweba nung nadat na naman namin to. Ang tawag dito ay isang red-tailed rat snake kasi parang pula ang kanyang buntot. They can grow up to almost about 2 meters. Sa pambihirang pagkakataon, nakuha namin ang mismong pagdakma ng red-tailed rat snake sa isang paniki. Meron! He got it! Ngayon lang namin nasaksihan ito. Musmus pa lang si Daryl, mahilig na siya sa sari-saring hayop. Ngunit dahil mahirap na namang mag-alaga ng maraming hayop, mga patay ang kinokolekta niya. At ang mga buto nito ay ang laman ng itinayo niyang The Bone Collector Museum dito sa Davao City, 12 taon ang nakararaan. Why a bone museum? Ever since I was a kid, I was always interested in what made an animal work. So I would have, in Thailand, I had pet crocodiles, pet snakes, pet lizards, and everything dies eventually. So my parents would bury it, and I'd go dig it up, and then find out why it died, and then reassemble it, taxidermy it, or reassemble it. In fact, it got me in trouble in every school I went to, because they said it wasn't normal to be interested in death. Pero as I started to explore more of the Philippines, nakita mi, walang talaga ng education or yung concern about wildlife. Wildlife was makano pang kilo sa palengke or makano yung paghimok bakos or whatever. Hindi yung fascination with death, it was a fascination with how amazing these creatures were. Mga hayop sa lupa, sa karagatan, at sa himpapawi. Mga inaalagaan sa bahay, at mga kinakarera. So until you actually see that animal in real life, you'll never understand or comprehend how big it is. Aakalain mong buntis ang isang ito. Ang king cobra o banakon ang pinakamahabang makamandag na ahas sa planeta. When we opened up the stomach, it was not a king cobra or not a baby goat. It was a monitor lizard or bayawak inside the stomach. So we called this one Banakon Igo Bakakon. Bakakon means liar. So the king cobra died by the liar. Katuwang ni Daryl sa pagpapatakbo ng museo, ang kanyang fiance na si Pam Dagala, na biology graduate ng Central Mindanao University. Siya ang nakatoka sa pag-aalaga ng mga specimen. Kasi minsan, pag may mga lindol, gumagalaw yung mga specimen or nakuhulog yung ribs ng mga whales, so kailangan ibalik yun. So yun yung mostly yung ginagawa ko. Or pag may masyado ng, dusty, kinililinis din yun. May mga instances po kami last nung maraming lindol dito sa Davao na sobra talaga yung shake. So yung mga dinosaurs namin gumagalaw na. Tubong bukid noon si Pam. Para sa kanya, mapalad daw silang taga Mindanao na may ganitong museo sa kanilang lugar. Kasi it's different when you're in a university, you study the bones on paper, and then you come here and you see every single specimen,
And so parang napawaw talaga ako ng sobra doon. Naging trainee si Pam sa museo at kalaunan ay dito na rin nagtrabaho. Kita niyo mga yellow ani. Kani mga 9 years, 10 years na dito sa museum. So mantika jud kani. So ito yung cause ng mga kwan. For me, it's a very rare opportunity to meet somebody like him. He's not one of like the rest, no. Hindi siya yung pinaka ano talaga, but he's part of the very small percentage of people who really cares for the environment. Sa Pilipinas, matatagpuan ang pinakamaraming marine species sa mundo. Kaya tinagurehan itong Global Center for Marine Biodiversity. Kabilang dito ang mga higante ng karagatan. May iba't ibang banta sa kanilang uri. Ang ilan sa kanila, dito sa museo, nauuwi. Sa dalampasigan nagsisimula ang misyon ni Darrell. Siya na ang naging takbuhan ng ilang local government units tuwing may napapadpad at namamatay na balyena. It looks huge from up there. I mean, it is a big whale, but... So, because kept seeing more and more of these animals dying and walang results, walang reason, I took it upon myself to work with the Bureau of Fisheries, the BFAR, as well as the LGU to start finding out why these animals died. Ito na ang pinakamalaking sperm whale na natagpuan sa buong bansa. Na-recover ito ni Darrell sa Davao Occidental. Mabusisi at maingat ang paghihiwalay nila ng laman para hindi masira ang mga buto. Sabi mga tao, buang Amerikano kang guha mga baho. And the animals stink when they're dead. Pero I look at what the final outcome of this animal is, parang education, so that it can show people the amazing creation and the amazing environment we have diri sa Pilipinas and throughout the world. Inaabot daw minsan ng 3 taon ang paghahanda ng mga buto bago ma-display. At may kamahalan din. The 60-footer for 5 days of recovery cost us over 150,000 pesos just for 5 days of work. To pay the workers, to recover it, transport it to Davao, that's just recover, dropping it off here. That doesn't include the rest of the work. Ang entrance fee sa museo ang pinaghuhugutan ng mga gastos na ganito. Sa Pilipinas, si Darrell lang ang pribadong individual na nagtsatsagang gawin ito. Okay, napaka-complicated ninyo itong paglilinis, pag-preserve ng mga buto. Paano mo natutunan to? Trial and error. I have my first ones that I practice on. They're not as good as the last ones I've done. So you're self-taught? Yes. So this is our ocean section. Everything from our 41-foot sperm whale, which the Philippines has the largest whales and the smallest. Ang mga bait whale na ito, hinihingi pa raw ng Smithsonian Museum sa Amerika. This whole floor here is all Philippines. And yet, you can't find this in America. The Smithsonian has 2 partial skulls. They don't even have a full skeleton. Isa sa pinakasikat na display dito ay ang Blainville's beak whale na pinangalanan niyang Lost. Taong 2011, nang hukay ni Darrell ang labi ni Lost na iniribing ng mga residente. Her name is Lost because when we recovered her, number one, she was dead. Number two, when we started opening up her stomach, we should have found fishes or squid inside of her stomach. All we found is the plastic garbage. So she lost her life, her food, and her baby due to ito yung plastic garbage. Simula 2010, may higit 70 patay na balyena at dolphin na ang na-recover ni Darrell sa dalampasigan ng Davao Gulf. Mahigit 60 rito ay namatay marahil dahil sa mga nakaing plastic na itinapon sa dagat. May mga beach na patay na whales, no, na balyena, na ang dami mong nakitang mga plastic sa loob, no? Ano yung gusto mong ibahagi tungkol doon? When I do the necropsies, my sons are usually there with me. And I remember with the whale that had 40 kilos ng plastic basura. We recovered it, we loaded it, we brought it back here.
And then he started to get emotional because after 4, 5, 6, 7, 8, 9 pieces of plastic, and then you're getting to kilos of it, kutob na 40 kilos. Galing na sa chan. Sa stomach lang, yeah. He goes, what will be left if this is every single year we're getting like this? Will I have any whales left to be able to see? For me, it's sakit talaga. Ang profesor na si Dil Abreu, nakita ang halaga ng ginagawa ni Darrell. You remember the Cuvier from 2019, right? Kasama niya si Darrell sa isang pag-aaral tungkol sa idinudulot ng polusyon sa mga lamang dagat. This is just half of the garbage that was found in there? So by collaborating with D, I actually found out that majority of the organisms that strand here in the Philippines or in Davao, kasi yun lang naman yung focus namin, is affected by plastics. The solid waste management program of the government actually has no, hindi niya sinali yung how to address the marine litter problem. So kaya gumawa sila ngayon ng bago actually. They have a national plan of action for marine litter. Libo-libo na ang namulat dahil sa kanyang museo. Other countries have changed their laws on the plastic garbage. We change the laws here, but then we don't enforce the laws, so we still lose. Malaya siya nagpapahayag ng kanyang damdamin ukol sa mga problema ng kalikasan. Kaya minsan, napipikon sa kanya ang mga tinatamaan. Anong sinasagot mo doon sa mga nagsasabi na dayo ka lang dito, foreigner ka lang dito, no? At tumahimik ka na lang muna. Para ko, sakit ito kay 30 katuwig na ko sa Pilipinas. I love the Philippines, and there's times I do get frustrated with it. No matter whether it be the Philippines or if I lived in America or Thailand, every country, every place in the world has its problems. And I don't want to waste my time and position when I could have made positive change, parang sa Philippines. Nakakatakot yung sa security kasi sometimes yung people, pag natatamaan yung ego nila, they can really do something to you. And siguro yung isa sa mga advantages is pag nag-uusap, pag nagsasalita siya, kasi marunong siya magbisaya. Katong yellow ang hulat. Yellow, sige pa. Pag nagbibisaya siya and they see that he's a foreigner, they also realize that he really loved the country. Kasi who would take their time to learn a different language if majority of the Filipinos speaks English? May isang natatanging hayop na kasalukuyan niyang inihahanda para makita muli ng madla. Okay, we have one we're getting ready to finish up. Ito yung bago. Yes, ito yung bago. It arrived here in December last year. This is the last part of this project, for the last bone for this project. This is the skull of Mali. Mali the elephant. Yes, sir. Heto na ang sagot sa sobrang init. Kay Lamig. First timer sa ano, sa winter. First time. Oh. Ako. At kay Saya. Dapat magbagsak ka, magbagsak. Ako member ng Running Man. Strength ko, jack of all trades. Wow! Kay na sa season 2 ng I love this challenge! Running Man Philippines, May 11 and 12 sa GMA. Salamat po ng marami sa inyong walang humpay na support. Ang obrang Pinoy sa Tac World Class. Mula po sa aming lahat dito sa Black Rider, iaalay po namin sa inyo ang parangal na ito. Black Rider, 8 PM sa GMA Prime. Doy, tell me the truth. May nakita daw kayong alien? Yes po, she looks like mommy. Kumukha ng mommy mo? Ate ma'am? Alien? Are you here? My Guardian Alien, 8:50 PM. Jordan, hindi mo na ba ako mahal? Hindi mo na ba ako mapapatawad? Hindi ka na niya kayang tanggapin. Nandito ako para kunin ang asawa ko. Akin lang ang asawa ko. Asawa ng asawa ko.
Clash Nation! Pwede nang mag-audition! Scan the QR code on your screen para makasali sa The Clash 2024 online auditions. Open to Filipino citizens age 16 and above. The audition video should contain a self-introduction, one Tagalog song, and one English song. Visit The Clash Facebook page for more details. Let The Clash begin! Atleta mula sa Davao del Norte, wagi ng 15 gold medals gamit ang kinahitahi niyang sapatos. Dahil panahon ng melon, melon tayo niyan. Kapuso mo, Jessica Soho, sa rampa ng magaganda. Follow me. Si Luther to ah. Mabubunyag na ba ang katauhan ni Ace? Ace. Walang matigas na pulis sa matinik na misis. Init ulo sa mainit na panahon. Buti mo kayo. Magtanggal ka na ng damit. Malamig muna. Yan. Pakailangan mo. Sunday, 6:15 p.m. Tua! Tapang tipa! Pagdagulan sa pagpapatawa! Para ka nalugin businessman. Di ba? Nakakatawa yun. Ngayong Linggo, Kanabubay, and Tekla Show! Sunday, 10:05 p.m. Pag sinabi summer, naglalabasan ng beach bodies. Ibubuhos namin ang lahat-lahat. Kapuso segment hosts and presenters, nanggigil ka na ba sa Marshmallow? My name is Ashley Rivera, a.k.a. Petra Mahalimuyak. Family Feud. Ang batang nakaupo sana rito, lumiliban para makipagsapalaran sa kabundukan. Nagbubuhat si Itiyo ng sako-sakong kalakal. Gagawin daw niya ang lahat para makatulong sa pamilya. Reporter's Notebook. This summer, love feels warmer. Juicy tender! Okay ba ako dyan, ha? Celebrate love. Hindi niyo pala talaga sa personal. In more ways than one. This new season of Regal Studio presents... Hindi, nasa Ilsan ako, malapit sa bahay ni Bobby. Hindi, sasabihin ko na. May malalaman si Yumi. Ano yun? Mag-break na tayo. Anong epekto nito sa buhay niya? Yumi Sells, weekdays, 5:10 p.m. 11 o'clock na! Handa na! Go! Ay, dinadaan sa bilis pero hindi pa rin nakakapasok? Bibilib kaya ang ating judges sa mga magpapasik laban ngayong Lunes? Hick the clock, 11 a.m. sa GMA at sa GTV. Celebrate naman tayo ng monster. Oh, sige. Mamaya? Sure. Kaya mo bang magka-nonchalant na jowa? Love you! Adik sa'yo, Linggo 2 p.m. sa GMA. This Sunday, nasa kasagsagan na tayo ng tagaraw. Kaya ang pangtapat namin, fun experiments and gimmicks na sa inyo'y magpapawaw. Sa I Believe, kaya na rin daw makapagluto gamit ang init ng panahon ngayon. Iiwan natin yung kawali dito for 30 minutes para ma-absorb yung init yung nagaling sa araw. Try natin yan ngayong Linggo ng umaga sa AHA! Sa anak ko, ikaw na ang bahala. Dahil bigla ka nagkaroon ng alaga. Diba na nga ako kasi tutulungan kita? Wala ka pong tiwala sa akin. Daddy Mode activated ngayong Lunes. Daddy-o, baby-o, 9:30 a.m. Ako si AC Joseph Mendez. Kaninang umaga may KMRT train na hinijack. May sino mang nasaktan sa mga hostage, magiging mahirap para sa akin ibigay sa'yo ang gusto mo. Huwag mo kong subukan. Third Rail starts Monday, 11:30 p.m. on GMA. Tuloy-tuloy ang auditions for The Clash, ang Hala ng Kampiyon, and The Voice Kids. Open to all solo singers 7 years old and above. May 4 sa Cagayan de Oro City and May 11 sa GMA Network Studios. For more details, follow Sparkle Auditions official accounts. Filipino, taas no tayo! Ang GMA Public Affairs at GMA Integrated News Program. Nanalo ng gold, silver, at bronze medal sa prestigyosong New York Festival. First time in history na lahat ng Philippine finalists. Nanalo! Gold medal para sa Diato Maraulio Specials, Batas Bata. Mga kabataang nasa peligro at maaaring magdulot ng peligro sa iba sa mundong kanilang ginagalawan. Silver medal para sa Diato Maraulio Specials, Hingang Malalim. Silver medal para sa Eyewitness, Bawat Barya. Bronze medals para sa Eyewitness, Bolt to School. Eyewitness, Sisid sa Putik. At sa pambato nating Black Rider para sa drama. Napakaraming inosente nasaktan ngayon dito. Bronze medal din para sa
Sundo. A GMA Integrated News 360 documentary. Kera sa pagitan ng Israel at Hamas, apektado ang marami nating kababayan. Congratulations sa atin, mga kapuso. Ang kwento ng bawat Pilipino. Lagi nating kibabandera sa buong mundo. Ang mga tinututukang balita at istorya sa number one newscast sa bansa. Hatid ng dekalibreng anchors at hosts ng GMA Integrated News. Team 24 Horas. Reporting for duty. Weeknight, 6:30 p.m. Narito na ang Pistay Daya 2024. Capital Beach Park, Lingayen, Pangasinan. April 26 p.m. Featuring Jasmine Curtis Smith, Martin Del Rosario, Joen Bascor, Jillian Ward, Pinky Amador, Jeff Moses, and Calvin Miranda. Hosted by Vanessa Del Moral. Kita Kids! I arrived in the United Arab Emirates on the year 1992, and that was 30 years ago. I was only 22 years old. I started as a quality control officer in a textile company. I started also with a salary of 1,000 dirhams, which is equivalent to $300 that time. And the exchange rate was 25 pesos per dollar. Yung lahat ng kinikita ko is lahat yon pinapadala ko na sa Philippines, because the reason kaya ako nag-abroad was to upbring and uplift the lives, yung standard ng life ng family ko. I only worked there in Jebel Ali for 7 months, and I took the courage to ask the owner of the company to release me from the job. Fortunately, I found a job that really changed my life. So when I shifted to that job, and that job was to be a junior chemist of the most famous laboratory before in the United Arab Emirates. A woman cannot elevate or cannot climb the corporate ladder or cannot rise up to become a CEO or to become a leader, kasi iniisip nila sila yung bahagi ng kabataan ng maraming Manileño ang pinakamalaking residente ng Manila Zoo. Matapos ang mahigit 4 na dekada, pumanaw si Mali noong 2023. Hanggang sa wala nang sumunod na balita tungkol sa kanya. Okay lang na. May nakapagsabi sa amin na nandito na raw sa Davao ang mga labi ng alamat. What's in this box? This is the skull. You ready? This is the skull of Mali. Mali the elephant. Yes, sir. On a thin throat. There we go. Yes. Ugh. Matapang na amoy ng patay. Pero it has a different smell than a fresh dead. This is more of a mud or a... It doesn't smell good, but it's not as bad as yung fresh ng amoy na matay. Kung tayo ang makakita ng patay na hayop, marahil hindi natin ito lalapitan. Lalo na kung nakasusulasob ang amoy. Ngunit iba ang pagpapahalaga ni Darrell sa mga ito. So we keep this one separate so we don't lose it. So yung ititira mo, talagang buto lang. Opo, yeah. Yung karne niya, ililibing. Tapos ililibing mo. Opo, ililibing. It's partially respect for Mali, pero you can't consume it, you don't throw it in the garbage. By ililibing, she actually becomes part of the ecosystem again. Her meat will actually be fertilizing in the garden here. Had our museum not recovered Mali, where would Mali be now? Sira, ililibing, i-chop-chop, ililibing na. Wala.
So, yes, na wala man sa Manila. Pero she still lives on, hindi sa memories, hindi sa pictures lang, so, pero she will live on in her bone remains. Yung taxidermy, merong na plano sa ibutang sa Manila. Mali, whether here, whether in Manila, will be something that will still be an education piece parang sa Filipinas. One, two, three. Dahil ang sikip na ng museo at magsisimula pa lang ang paglilinis ng buto, mukhang magtatagal pa bago ma-display ang higanting mali. That's gonna smell great. Bukod kay Darrell, inihahanda naman ng isang grupo ng taxidermist sa Bulacan ang balat ni Mali. Para buhay naman siya na halos kapareho noong buhay. Doon naman sa Luzon yan itatayo. Sa mundo ng siyensya, madalas may istorya ang mga labi ng hayop. Si Mali tumanda lang at yumao. Ngunit ang mga labi ng marami pang iba, may mga mahalagang sinasabi. Kahit libong taon na nakararaan. In that sense, malalaman natin na meron palang baboy or deer nung araw. And makikita natin kung yung mga buto ay na-modify, na ginamit ba siyang tools. So by knowing that, alam natin kung anong kinain nila, ano yung nag-subsist or existing animals 2,000 years ago. Bago lang natuklasan ng National Museum ang buto ng rhinoceros na ito sa probinsya ng Kalinga. Magandang development yun sa prehistory natin kasi it goes beyond yung existence ng Homo sapiens natin, si Tabon man ang ating earliest. May mga tanda pala ito ng mga hiwa, katibaya na kinatay siya ng mga ninuno ng tao. Buto itself, kung malaking tinuturo sa atin ang anatomy ng buto, skeletal remains, di ba? Naiintindihan natin yung evolution ng hayop. Dito sa bone collector, as you said, ang mga namamatay due to environmental reasons. So, bihira kasi sa atin yung nakakakita ng buto pag may namatay na hayop. Laging nililibing na lang natin yun event na hindi rin natin nili-retrieve afterwards. So, information-wise, yes, nakaka-amaze makakita ng kumpleto na buto ng mga hayop. Ang matuto mula sa nakaraan at sa kasulukuyan, mula sa mga labi, ito ang kahalagahan ng ginagawa ng mga tao sa National Museum at ng mga tulad ni Darrell. Ito yung museum, the purpose is parang education to show you animals that are found here in the Philippines. Kaya kahit mahigit 3 oras ang biyahe, dinarayo ito ng mga biology student mula pa sa Central Mindanao University sa Bukidnon. I've had like yung mga tours namin na umiiyak yung mga kids because they did not, parang hindi nila na-realize until now na grabe palang yung impact ng garbage. Iba yung impact pag yung lesson talaga is may evidence. How many do you think died because of man? 62 died because. Sa kwento ng mga hayop, may matutuklasan din sa sarili. It was mentioned that they all died because of like eating garbages that was thrown by people anywhere. So tungod sa plastic basura, tao na labay basura sa kanal, sa sapa, nakaon niya, she lost her food, she lost her baby, and she lost her life. Even the smallest plastic talaga ay makapatay po ng isang organism at it may lead to extinction. Ito po ay masasabi ko pong napakagandang karanasan po sa amin para po magbigay po ng awareness din sa ibang tao. Only two of you, if you were buwi, sa mga estudyante ko nakita, ang mahalagang misyon ng museo ni Darrell. Maari rin palang mapangalagaan ang mga patay para mapangalagaan ang mga buhay. They go back to the deep, deep ocean. So during the full moon time, that's when they're getting caught in the fishing net. So, kasayang talaga. Magbabalik ang mega series of a lifetime. Let's back in! We are bringing you Super Robot Action sa hapon. Kailangan natin manalo. Let's vote in again sa
Doy, tell me the truth. May nakita daw kayong alien? Yes po. She looks like mommy. Kumukha ng mommy mo? Ate, ma'am? Alien? Are you here? My Guardian Alien! 8:50 p.m. Hoy! Ba't hawak niyo yung panty ko? Ano niyan? Masama na kang magnakaw. Yan pa ang pinili niyong nakawin. Ano mo? Pake mo! Elias, hindi ako matatakot basta nandyan ka. Black Rider, 8 p.m. sa GMA Prime. Walang uurong. Wala nang magbabago. Buntis si Christy at ako ang ama. Aking siya. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ako nakakayantit. Asawa ng asawa ko. Mga batang Pinoy, this is your chance para sumali sa The Voice Kids. Pumunta lamang sa GMA Network Studio 6 at mag-audition on these dates. Auditions are open for kids 7 to 14 years old. Young voices will reign sa The Voice Kids, only on GMA. Atleta mula sa Davao del Norte, wagi ng 15 gold medals gamit ang tinahi-tahi niyang sapatos. Dahil panahon ng melon, melon tayo niyan. Kapuso mo, Jessica Soho, sa rampa ng magaganda. Hello. Si Luther to ah. Mabubunyag na ba ang katauhan ni Ace? Walang matigas na pulis sa matinik na misis. Init ulo sa mainit na panahon. Ay, putin mo kayo. Magtanggal ka na ng damit. Paramig muna. Yan. Bakilangan mo. Sunday, 6:15 p.m. Isang buwang puno ng katatawanan. Ano yan? Pastok. Pastok. Basta sama-sama. Best time ever talaga. Sa? Sa Bubay. And Tekla Show. Sunday, 10:05 p.m. Sa best time ever. Dahil walang maihain. Ayusin mo ko ha. Babae binugbog ng partner. Matapos ang 25 taong pagtatago. Murder suspect. Arestado. Hindi naman ako kasali. Resibo. Habang tumatagal yung pagsasama natin, mas lalo kitang nagugustuhan. Wala na po kasi talaga ako pupuntahan eh. Umalis ka na. Ngayong linggo ng hapon sa GMA Blockbusters at Regal Studio Presents. Nagdadalawang isip ko na bang pakasalan ako? Marami pang kasinungalingan niya si Amira. Na-admit sa mental si Amira. Positive si Amira? Paano kayo nagka-anak, ma? Paano kayo nagka-anak? Kasi ano mo, anak natin siya, ano? Ano? Makiling, 4 p.m. Naglalagablab ang all-out showdown ng kapuso favorites mo. International hitmaker Dua Lipa, papasiklaban ng Divas of the Queendom. Mainit na kiligan ng OG Cuties. Wala kang ligtas sa init ng pagmamahal ng Ayos Barkada. All-out Sunday, masaya dito. May mga noong lalaki. At ang gagawin, lalapitan siya na parang aatakihin. Magtagumpay kaya ang plano para makabalik si Kokdu kay Gia. Tawagin mo ko. Pakiusap, gawin mo na! Kokdu, 10:20 p.m. We ask the big questions. Kaylin, naging kayo? Naging kami dati. Get the answers with the king of talk. Kanino ka nahirapan mag-move on? Kay Johnny. Fast talk with Boyabunda. Rescued Philippine eagle na i-release pabalik sa wild. Mga wildlife, inaasahang napadpad sa lugar ng mga tao. Born to be Wild, Linggo, 9 a.m. Ang mga agent namin na nagtatrabaho, tagsasanay 24/7. The call of the wild! Ang mortal enemies, magkakampihan para sa isang mission. Kapita ko ngayon si Kitty. Gods and Dogs, The Revenge of Kitty Galore. Linggo, 10 a.m. sa GMA. Iga, nasan ka man, kailangan laging mag-ingat. Aksidente at krimen na caught on cam. Yan ang susuriin natin. Abangan sa Unang Hirit. Weekdays, 5:30 a.m. Ako si AC Joseph Mantes. Kaninang umaga, may KMRT train na hinijack. May sino mang nasaktan sa mga hostage, magiging mahirap para sa akin ibigay sa'yo ang gusto mo. Huwag mo kong subukan. Third Rail starts Monday, 11:30 p.m. on GMA. Sa public affairs, iyong kredibilidad, walang kapalit yun. Mananatili tayong kalasagba laban sa mga fake news. Sa tagal ko na sa Unang Hirit, marami na rin kami na bagong buhay. Salamat, maraming salamat. Yung public affairs, sa yung puso ng kapuso.
Want to be a star? Then it's your time to shine at the Sparkle Prime Acting Workshop. To join, follow Sparkle's official accounts to get all the details and latest updates. Mga kapuso, matinding init ang dala ng El Nino. Panibagong pagsubok ito sa mga magsasakang sinasalanta ng tagtuyot at pinepeste ang mga pananim. Kung kaya't kailangan nating magbayanihan para sa mga bayaning magsasaka. Bukas ang GMA Kapuso Foundation sa mga nais magbahagi ng donasyon. Anumang halaga ay malaki ang maitutulong. Ang iyong donasyon ay 100% tax deductible. Magbayanihan tayo ng buong puso para sa Pilipino. Trabaho natin bilang mga mamamahayag, dapat nating tingnan ang mga polisiya ng gobyerno, ang mga magiging epekto nito para maparating sa taong bayan para sila'y makapagbuo ng opinion. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Rev up your engines for the Motorismo Kapuso Fiesta. Capital VIP Grandstand, Cabarogi, Skinino, April 21, 7 p.m. Featuring Carla Avellana, Paul Salas, Mikey Quintos, Larkin Castor, Carlos San Juan, hosted by Bubay. Ang pagtanaw sa mga lehitimong platforms nagsiguro sa luwas nga pagtanaw sa inyong mga paboritong programa. Likayan ang makaduda nga mga website nga posibleng makadaot sa inyong device o makakawat sa imong mga personal nga impormasyon. Protektahi ang inyong mga anak batok sa pirate sites aron makalikay sila sa dili angayan tanawon. Stream responsibly. Batukan ang piracy. Nakabibinging katahimikan. At saradong mga pintuan ang bubungan sa inyo sa komunidad na ito. Ang dahilan? Isang uninvited guest ang bumisita sa kanilang lugar. Ngayon lang po na may namata na ganun dito sa amin. Mukhang sandali lang po kasi wala namang nakakita. Nag-iwan pa nga po ng bakas. Ang pinto ko'y nabisita, isang dambuhalang ahas na nag-iwan pa raw ng hunos o pinagbalatan ito. Mula February 28, hindi na raw makatulog ng maayos ang mga residente ng Barangay Bued sa bayan ng Calasao sa Pangasinan. Natatakot kasi silang baka masalisihan ulit ng minsan nang bumisita sa kanilang ahas. Na kahit wala si... Sa mga dalampasigan nagsisimula ang buhay ng ibang nilalang. Ngunit dito rin minsan nagwawakas. May masiglang cycle of life noon sa baybaying ito sa Davao. Naalala pa sa mga pamayanan ang mga pawikang unang gumapang dito at dito na rin natutong lumangoy. Sa maikli naming panahon sa Davao, naranasan namin ang maging munting nilalang na namamanghalang sa kapwa nilikha. Dito kami ni Daryl nagtapos sa natabunang dalampasigan ng mga pawikan. Sa planetang tao pa rin ang nagahari. Magandang alalahaning hindi lang tayo ang may karapatang mabuhay sa mundo. Mula sa lungsod ng Davao, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.